Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. On this video, meron na naman tayong sisilipin at aaralin na bagong NFT game. Pero karagatero, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe. Then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video na pwedeng pagkakitaan online. At laging tatandaan, ang pera pinaghirapan ay laging iingatan. Kaya always do your own research. Tara, simulan na natin ito. Alright guys, so ito yung aking bagong na research. Ito yung Wasted Lands or the Wasted Lands. Aralin natin, tara. So itong si Wasted Lands ay puzzle RPG siya guys. So pakita ko sa inyo yung kanyang gameplay. Okay, ito yung kanyang gameplay. Panorin natin. Alright. So, kung naglalaro ka ng Candy Crush, ganun yung kanyang gameplay. So, at least merong, for example, 3 hearts, 3 diamonds, iko-combine mo siya para tumira yung iyong heroes. So, yan yung mga heroes. Madali lang yung gameplay nito, guys. So, ito nga pala ay yan ang ano niya. Okay? So, yan. Iko-combine mo lang yung mga hearts, diamonds. Ganyan ang kadali, guys. So, tara, suriin pa natin ito. So guys, ito nga pala, may dalawang token sila. So yung WAL, ito yung main governance token. Siyempre, yan yung gagamitin mo sa marketplace, buy and sell. And yan din yung gagamitin mong token kung gusto mo nang mag-withdraw or kunin yung iyong profit. And meron pa silang isang token, which is yung WAS. So yun yung magigain mo sa game. And dun nga pala sa mga magpi-free to play is ito yung ma-re-receive mong rewards. Unfortunately, nakalaki yan. So may certain amount ka pa dapat na makuha para ma-convert mo siya ng NFT. So hindi pa naka-indicate sa kanilang white paper kung ilang amount ng WAS token ang dapat mong ma-achieve para ma-buy mo siya or ma-convert mo siya ng NFT doon sa kanilang marketplace. Okay? So, I hope clear. So, makakalaro ka rito. Ayun talaga ang plano ng team and dev dito is para mas dumami yung magiging players is naglagay sila ng free to play. And according to them, hindi naman daw maapektuhan ito yung mismong token, which is yung WAL token. Okay? So, yung WAS token din, siya din yung gagamitin utilities, no? Yung pang-upgrade ng heroes. So, ito pa isang gameplay. So, yung ganyan lang kadali, guys, yung gameplay niya. Okay, again, ang gameplay niya ay true puzzle RPG strategy mashup. So, ganyan lang kadali, guys. Para ka lang nagki-Candy Crush. So, meron tong, of course, player versus player. Player versus environment and mating. And dito nga pala sa mating, guys, normally, no, yung mga NFT game, dun sa fusion, mating, something like this na breeding, kailangan na female and male, no? Dito, kahit pareha sila, male to male or female to female, pwede pa rin silang makapag generate or makapag-create ng children or offspring. Para makapag-release sila ng panibagong hero. So, hindi siya gaano ano, no, complicated ito. Hindi siya gaano complicated. Parehas na gender, walang problema. Pwede silang mag-mate. So, ito yung isang kagandahan dito, guys. Unlike sa ibang NFT, no? So, kailangan pa maghanap ng female, male, para lang magkaroon ka pa ng panibagong children or offspring. So, ito yung kanilang partners. So,
So, pupunta lang natin yung mga importanteng bagay, yung tokenomics, yung kanilang roadmap. Okay, so, ito yung marketplace. And build your team, marketplace, expand your shelter. So, magkakaroon din sila ng tournament. Weekly, monthly, quarterly. Okay, so, tingnan muna natin yung marketplace. Medyo nalula lang ako rito, guys. Sobrang, sobrang mahal. Nakakalula. May nakita ako 50 BNB, isang hero. 70 BNB, isang hero. So, merong mura. Yan, gaya yan. Merong ito. 0.25 BNB. Okay, which is around 6,000, 7,000 pesos. And, pakita ko na sa inyo yung pinakamahal. Yan, oh, guys. Grabe. 50 BNB. Ang isang hero. Meron pa rito 70. May nakita ko 70. Yeah, 60. And 75. Guys. Grabe. 75. Tingnan natin nga ito. Bakit sobrang mahal niya. And kinik ko yung mga wallet address na may-ari nito. Iisa lang. So, it means sa ano siya, sa team or developer pa siya. Kasi hindi pa ito nare-release din pa. Hindi ka pa makakabay. Actually. So, pero pag nakapag-raise na to ng fund, so papakita ko siya mamaya. So, itong wallet na to, itong wallet na to. Iisa lang, siya lang ang may-ari ng lahat ng heroes na, or NFT na to. 75 BNB, guys. Bentahin kaya natin, 75 BNB or 36,387 US dollar. Check kaya natin to. BNB. 75 BNB. Tingnan natin kung magkano siya sa peso. Grabe yun, guys. Nakakalula. 75. Ayan, guys. 1.8 million pesos. Yung isang hero. Agoy. Ang sakit sa bulsa noon, guys. Mga whales lang makakabili niyan. Yung mga kagaya kong dealers, eh, good luck na lang. So, yun guys. So, puntahan natin yung Summon Warriors. May pakita ko dito. So, kare-research ko ng kare-research. Kababasa ko ng kababasa rito. Mayroon akong bagong isang na-discover dito. Reload natin. So, kaya masasabi ko, solid din tong anong to. Itong NFT game na to. So, may nakita ako dito. Ito yung sabi ko sa iyo, no? Tagalog na Tagalog, ah. Official na address, na contract address niya is paparating na, coming soon pa lang, guys. So, wala pa, no? So, baka madali kayo ng mga scammers. So, wala pa siyang contract address. Okay? So, sinerge ko rin siya sa Binance kanina. Wala pa nga. So, ito yung mga packages, guys. Plastic, steel, silver, gold. Okay, ano yung difference niya? Kapag plastic yung nabili mo, itong difference niya sa iba. Pakita natin. Yung kanyang normal is 40%. So, iyan yung chance na maaaring mo makuha. Rare, 30%. Epic, 25%. Mythic is 5%. Yung steel. So, yung normal, wala na wala siya. Yung rare, ang taas niya, naging 69%. Ibig sabihin na 69% chance mong makuha yung rare. So, 25% chance mong makuha yung epic. 6% yung mystic. Kapag silver package naman, is yung normal, nawala na rin siya, yung rare niya, 35%, tumaas yung chance mo na makuha yung epic, 55%. And pati yung mystic is, nagkamali pa ng spelling dito, is tumaas din, naging 10%. Yung gold, nawala na yung normal, nawala na yung rare, epic na lang ang makukuha mo rito, and mystics, which is napakaganda nito, guys. So, tingnan natin yung presyo nitong kanilang private and public sale nitong kanilang packages. Tingnan natin yung mga prices nito, guys. So, tingnan natin itong gold, natin sa baba yung price. 1 BNB pa lang price niya, guys, ng gold package. So, tingnan natin yung silver. Yung silver is 0.4 BNB. Yung steel naman is 0.25 BNB. And yung plastic naman is 0.25
0.15 BNB. So medyo mahal yung kanyang gold. Pero ang laki naman ng chance mong makuha yung ano, yung epic tsaka yung mystic. Alam niyo naman advantage niya pag ganyan yung heroes mo or NFT mo. Ibig sabihin niya malakas. Malaki yung chance mong makakuha ng mas maraming rewards. Okay, so tingnan natin guys, bakit ko nasabing solid ang project na to. So dito siya nag IDO or INO. So ito yung mga nag-launch ng kanyang INO and IDO, Hawksball, GameFi, Metaverse Starter, ito yung isang tinignan ko rin, Infinite Launch. So lahat ito guys, legit site or matitibay na site to pagdating sa NFT game guys. Sinusuri muna talaga nila yung mga pumapasok sa kanilang or nag-a-apply sa kanilang papala upcoming na NFT game. So isa na dyan yung Hawksball. So, tinignan ko tong Metaverse Starter kanina. So, legit na legit itong si Wasted Land. So, INO Projects, Wasted Lands. Ito siya guys. So, legit siya. So, nakapag-raise na siya ng funds, no? Ang nabenta nila is quantity is 100 million. And ang price niya starts sa 0.1 US dollar or 5 pesos yan guys. Tingnan natin yung details nito. So 2,000 na plastic box. Iba't iba ang price nito guys ha. 1,000 na steel box. 500 na silver box. At yung gold is 100 lang. Ito yung malalaki ang chance na makakuha ng epic at mystic itong sa gold. So 100 boxes. So medyo malaki-laki yung na-raise nila, no? Tingnan naman natin yung kanyang white paper, guys. Silipin lang natin konti. So guys, ito yung kanyang white paper and hindi na natin siya babasahin lahat, yung mga importante lang. So, tokenomics, roadmap, and core team. So, konting tingin sa game mechanics nito. Okay, so ito yung sasabi ko sa inyo na ito ay free to play and play to earn. Okay, yun nga lang, yung free to play is yung token or yung WAS token na rewards is may certain amount ka dapat na maipon. Okay, or makolect or magain. Para yun i-convert mo doon sa marketplace. Okay? Kasi hindi mo siya mawi-withdraw pag play, free-to-play. Pag play-to-earn, of course, ayan yung mga nag-invest. Of course, pwede mong ishop yan anytime. Pwede mong ma-access lahat ng mga benefits. Okay, napakasimple yung game mechanism nito. Rank and matching making. So, of course, pag free-to-play ka, hindi ka pwede maglaro doon sa mga nag-invest, kumbaga. So, makakalaro pa rin is yung mga naglalaro sa free-to-play. And magkakaroon sila ng regular tournament, weekly, monthly, quarterly, and annual events. And the tournament will be hosted with great prizes and rewards for the community. And game balancing, ito yung sasabi ko. So, halimbawa, kung ang rank mo ay rank 1 ka, ang mga kalaban mo lang is rank 1. Ganun lang kadali yung guys. Hindi ka nila imamatch sa mas mataas ng rank sa'yo, lalo dun sa player versus player. So, paano nga may convert yung free to play to play to earn? Okay? So, yun nga, as I said, kailangan maka gain ng certain amount ng WAS token. Say, yun yung mga kukuha or yun yung magiging rewards mo rin sa game na to. Now, kapag ka na, meron ka ng enough amount ng WAS token, yun, pwede mo na siyang i-convert into NFT. So, pwede ka na makapaglaro ng play to earn talaga. So, ito yung buong details guys, basahin nyo na lang rito. So, yun lang importante, sinorkat ko na lang guys, ahaba tayo masyado. Okay. So, meron din tong staking and renting.
Okay, so dito pwede mong stake yung bukod doon sa wall token na pwede mo siyang stake. Pwede mo ring stake yung iyong NFT o yung hero mo. So tataas yung experience niya pagka kapag in-stake mo siya, and pag tumaas yung kanyang experience, mas malaki yung winning rate niya sa game at yung rewards niya is tataas din. So sa renting, tingin ko pwede ito magpa-scholar eh. Para rent mo, pwede siyang scholar. So in the future siguro yun yung mababago pa itong white paper na to. So yun ang tingin ko rin sa renting na to. Kaya nilagay din nila yan. So ito yung token utilities. As I said, dalawa yung token na yan. WAL and WAS. Okay, so yung WAL, siya yung main governance token. Ito yung WAS is main utility token. So utility siya yung ginagamit na pang-upgrade ng heroes. Ayan yung WAL, siya naman yung gagamitin pang buy and sell, pambayad sa mga fee, service sa marketplace, and iba pang gaya ng pag-fusion, mating, yan yung token na gagamitin. Staking, wage on a player versus player. So, yan ang gagamitin, WAL token. So, yung tokenomics niya. So, basahin natin to. Ito yung tokenomics ng WAL, yung main token. So, yung seed sale niya is 2%, private sale 10%, public sale 2%, team 10%. Itong kagandahan dito, guys, yung 10% ng team is full luck. Then, monthly 5% lang ng kabuuan yung makukuha nila. 1 year full luck. So, pag na-unlock na to, every month lang sila makaka-withdraw ng 5% doon sa token na meron sila. So, advisors, 3%. So, ganun din. And ito, 10% naman monthly. So, after 1 year, ma-unlock yung kanilang token, kumbaga yung kanilang komisyon. So, dito naman sa liquidity, 2%. Naka-lock din siya ng 1 year. Treasury, 33%. 1 month lock, then 2% monthly. Marketing, 18%. 1 month lock, then 2% monthly. Development, 20%. 1 month lock, then 2% monthly. Okay, yan yung tokenomics. So, tignan natin yung kanyang roadmap. Last year, so token seeds round, private, tapos na to, blockchain integration, Warriors drop, token listing, nandito na tayo ngayon sa January, Warrior collection, PvP game, mag-release pala sila ngayon ng beta. Ngayon ba na to? Warrior Marketplace, Farming, NFT Staking. So, maganda to. Inuna nila itong mga to. So, pagka nag-up to, tingin ko, posibleng bumulusok yung ano nito, token nito. On February, upgrade player versus environment and quest system, artifacts release, artifacts marketplace, March, fusion breeding, upgrade, merge, governance release, April, shelter system, world map, May, Wasted Lands full game release. Sa May siya mag-release, mobile and PC. So, ang magiging available siya on May, yung game niya. Okay? Then, third quarter, Rent Warrior, Scholar, yun, sinasabi ko, Scholar system. And, vehicle system, and quarter four, Wasted Land, Metaverse upgrading, UX, pet system. Medyo maganda, medyo solid yung kanilang plano, guys. So, hopefully, makapasok tayo dito, pero sobrang mahal talaga, guys. Nakita niyo naman, mayroong 50 BNB, 70 BNB, 75 BNB. Wow. So, guys, ito yung kanilang team. So, search nyo lang siya, one by one. So, mukhang credible naman silang lahat. So, yan CEO. Tingnan na natin si CEO. So, Elite Limited is a mobile game studio focusing on casual and hyper-casual mobile games. Elite currently has 25 members producing 4 to 7 new games titles. So, involved din pala sila sa pag-re-release ng new games, no? Then, nag-create sila ng kanilang sariling games. So, yan na lang. Basahin na lang, guys, yung kabuuan ng team. So, guys, ano sa tingin nyo rito? Tingin ko, medyo solid to at maganda yung project na to. So, hindi ko kayo niikayat, but still do your own research. But, as you see, sobrang mahal ng kanyang heroes. Merong mura. Tingnan natin yung pinakamura.
Pinakamura niya ay 0 point. Sayang kung nakabili sana tayo doon sa kanilang ano, contributor pool and public pool. Mas makakamura tayo. Ang ganda pa ng mga chance na makukuha natin ano, heroes. So ito yung pinakamura. Ito natin yung pinakamura. I mail na for sale. So tingnan natin yung range ng price. So tingnan natin yung pinakamura. 0.15. Okay, siguro yun yung pinakamura na heroes. Tingnan natin magkano siya. So, pinakamurang heroes is 3,739 pesos. So, mukhang magandang ano to, guys. Solid tong project na to. And guys, kung gusto niyo mag-join sa kanilang social media account para updated din kayo, nasa bandang baba ng website yan. Dito, guys. I-click mo lang yan and then mariredirect ka na rin sa kanilang mga official social media account. That's all, guys. Kung nagustuhan mo ang ating munting review dito sa The Wasted Lands, karakatero o karakatera, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload video na pwede pagkakitaan online. At laging tatandaan, ang perang pinaghirapan ay laging ingatan, kaya always do your own research. Thank you so much for watching, guys. Kung may tanong kayo, comment lang kayo dyan. I'll try my best na masagot kagad yan. God bless. See you on my next video. Goodbye.